is Congresswoman Franz Castro. You have 10 minutes. Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom, no. Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So, yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful so, po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Sir Chair? Successful, ma'am. So, how do you measure po yung success nung war on drugs? Well, because minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because panghanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value, and people yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan, lalo na if they are criminally inclined to do it. So sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. Hindi, you cannot eradicate. No, okay. Country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Ma'am, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no, walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinresent ng mga nanay dito. So, paano nyo mame-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan eh, kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? In success in the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot... Minimize. Basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said,
ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, teka mo na. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, kalian ko yung kamay pati pa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba gaano, paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala nang pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahuan ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang priso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Well, hindi ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan
na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao, para hindi po na ano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa loop, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Dabaw man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi ito katulad dito? Nito, katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating ng ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Mm-hmm. So ganun na po ba ka-cheap o wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yon, Mr. Chair? Wala kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun imam tatapos. Hanap buhay ngayon. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan, dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong magkaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So, hindi po ito dapat patayin, no? So, mukhang mali po yung line of thinking. Hindi dapat, ma'am. Pero Mr. kung talagang, Mr. Duterte, if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw kong makita na buhay yan, kasi gagamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tatapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, Mr. If you do not like what I... If you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano iyo. Opo. At bahala na rin po yung ano, no, yung justisya, ano? No, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa, well, or sa ibang bansa po. Naging presidente pero ako. Kung ganyan po yung Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano, no, ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What can else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, okay, next, Mr. I'm not Chair. I'm asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng, ano, no, na, or yung mga
hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung criminal, malayang but have the satisfaction of doing his thing. Okay, ayun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa it also at favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy, kagalit mo? And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather, mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Magdrama pa tayo. Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So, sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them to draw their guns. Trama yan, ma'am. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad eh, no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, sa mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga police, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga police ninyo? Pero kayo po, kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to pag siyang pumasok dyan sa aggression, you'd never understand that. Huwag na lang. Your hypothetical na. Hindi, Mr. Chair, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin.
ganon ako gagago? Excuse me, point of order. Ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago? Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago? Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is okay. You have 3 okay. minutes left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Young po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyo sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po Mr. Chair, nababanggit no sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Young, Michael Young sa droga. No, sa kalakalan, sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Young o si Michael Young? Michael Young is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi kung saan ka galing imperno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your just because they are Chinese and they suspect you. Michael Young is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Young? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama ko. Ah, hindi po. Ayoko pong maging katulad ninyo, no? Ayokong masama doon sa patayan. You will be a witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay. So, yun nga po, no? Yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Young na sinasabi. Pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Young, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto mo magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBA. Ngayon, pagkatapos nito, kung may mga kasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-incheck. Yan, pagka sama-sama ng... Hindi po. I beg to disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... hindi po tayo against sa mga incheck. No, hindi po tayo against sa mga sa mga sinasabi nating Chinese. Lalo na kung Chinese-Filipino yan.
na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no, dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po, no, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at yung pinapatay instead ng mga mahirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords nahuli, sa panahon ninyo. Si Michael yung nandito pa, hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong police pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Young? Nasa Davao, either dito o nasa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante okay. Yan. Lahat okay. Ng negosyante na Chinese, kinatural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin dyan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na ganun kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gugurgur sa tao na yan. Okay. Wala akong pasinsa dyan sa mga ganun. So, okay. Do not worry. Last question. I love my country more than anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, ano, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, no, o yung pag-i-encourage ng mga criminals to fight. So, pwede bang matanong si Ma'am, Attorney Neri? Ma'am, I am not here to satisfy you. Attorney Neri, Mr. Chair, to explain the elements of self-defense, at bakit hindi pasok dito yung mga arguments ni Mr. Duterte. Thank you, Mr. Chair. Hindi pasok po yung element. Ang elements kasi ng self-defense is una muna unlawful provocation on the part ng biktima. So kung inudyukan mo yon, ibig sabihin, hindi siya nagpo-provoke. So tapos agad yung self-defense yun. Yung nabanggit ni Presidente kanina na official duty, sa totoo lang, ang self-defense, whether official ka ng gobyerno o individual kang privado, hindi yan requirement, hindi siya element. Kasi kahit wala kang official duty, pag ikaw may unlawful aggression ng isang tao, may karapatan ka mag-self-defense. Ang pangalawa, lack of sufficient provocation on the part of the police. Admission mismo ng Presidente na pinrovoke. So, hindi talaga papasok sa elements ng self-defense yung ginawa ng police. Ngayon, klaro ba sa mga statements ng dating presidente, yung kill, in-admit niya naman yon. Yung pag-claim ng self-defense, afterthought na yon, tingin ko, Mr. Chair, kasi hindi naman niya binabanggit dati. Pangalawa, alam ng police yung self-defense. Parang may kausap kang command conference, tapos, oy, pag nanlaban, tirahin nyo, ha? No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa Quadcom hearing, and in fact sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody is hindi nanlaban. Wala namang nagdedebate dito na pag ang police ba'y ititreten, may karapatan ba siyang manlaban? Walang ganong debate dito. Wala sa discourse yan sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na, may karapatan ka ba na birahin o hindi. Everybody knows that. Pero ang issue dito na in-avoid ng kapulisan for a long time at ng administrasyon ni President Duterte, yung issue ng hindi talaga nanlaban. And in fact, we have some photos, if the ComSec can show it, to prove that point, Mr. Chair, na hindi nanlaban. So, nagtaka ako sa mga ilang general nung unang panahon na palagi nilang sinasabi, kung tinitreaten ka, that was not the issue. I'd like to clarify it once for all.
all these families, the victims, yung mga nanay na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng tatay, ang sinasabi nila, lumuluhod na po. Nagmamakaawa na. So the issue na threat, eh hindi. Pero very frank naman ang dating presidente kanina, in-admit niya naman na hindi naman ang laban, di ba? So may in-admit siya, tinatapon na lang sa dagat. So all these things naman shows na the issue of self-defense is not really an issue here. So the answer of the president as to the elements of the crime of self-defense is not on point, to say the least. And in fact, parang magkakaproblema ngayon ang mga pulis sa RTC kung saan sila kinakasuhan because the element of self-defense was already taken away. Thank you, Mr. Chair. The issue was not raised by me. Sumasakay, I was just responding. Hindi ako mag-issue ng self-defense dyan kung pakita ko magyak-yak ng self-defense kung hindi yan brought out dito sa forum na ito. Sige po. Actually, ganito yan. May I be allowed to? Ang issue talaga dyan is yung police na pinapatay. At ang police kung pumapatay, sa totoo lang, if they are out there to kill for whatever reason, legal or not, itong mga, hindi yan binabaril yan. Hindi yan inaharap na sa self-defense, self-defense. Wala yung self-defense. Police. Sige po, salamat po sa paliwanag ninyo. Gagagong police ang mag-istorya ng self-defense niya. Sige po. Salamat po, Mr. President, sa paliwanag ninyo.